Yo, what's up mga kapat? Welcome ulit sa aming YouTube channel. Welcome back sa panibagong video. At sa panibagong reaction namin sa video ni RG Jackal. Yun, umpisa na natin mga kapat. Shoutout nga pala sa lahat ng kapat. Shoutout sa ating mga kapat, sa team kapat. Shoutout sa inyong lahat. Video. Hindi namin kayang isa-isahin. Lahat-lahat. Shoutout sa inyong lahat. Yun, oh. Tigis kami. Wala pa kaming AirPods. Panonoorin natin si vlog. Idol. Ang pagba-vlog ay isang trabahong tamad. Trabahong tamad. Yan ang minsan nababasa ko sa mga comments at minsan naririnig ko mismo personal. Ang pagba-vlog ay isang trabahong tamad. Well, ako, naranasan kong maging isang construction worker ng ilang taon kasama ang papa ko sa probinsya. Naging boy at saka janitor ako. Ang dami pala niyang, naging trabaho, bago siya ng vlog. Naging pahinante ako for 1 year at naging driver ako. Wow, tagal. 12 years pala. Ang nangyari sa buhay ko ay tamang nakasurvive lang. Sa araw-araw na aba, gusto ko rin buhay. Magkaroon ng trabahong tamad. Eh, mahirap yung trabahong kalabaw dito. Pero hindi ako nakaipon. Ganun. Pero nakakain ako araw-araw kasi masipag ako. Pariskarte. Nagtatrabaho talaga ako. Isang marangal na trabaho. Ikumpara natin nung nag-vlog na ako. Nag-full-time vlogger na ako. Nakabili ako ng lupa. Nakabili ako ng mga lupa. May mga titulo ha. May mga titulo to. Nabili kong lupa para sa akin, para sa pamilya ang ko. Ang dami niyang napundar. Naibili ko ng lupa ang mga magulang ko. Sa probinsya. Maganda para magkaroon ng trabaho ng tamad, nakakabili ng lupa, bahay. Yung bahay kong nabili, walang title. Hindi lang, basta lupa, mga lupa pa. Pero yung lupa, at saka, yun ang kung mag-vlog ka, tapos bilang nag-boom yung channel bahay. Mo, ay maganda, no? Nakabili ako ng talagang yung sweldo mo na pang isang taon or dalawang taon, ay kayang-kaya mo. Kasi full-time vlogger na siya, di ba? Hindi katulad noon talaga, kung ilang yung views. Maging, magkaroon din kami ng, trabahong tamad na kagaya ni Idol. Yun ang bali yung ito po ang aming mga sinasabi about sa aming lamang to sa loobin no sa kaya inspired kami kay Idol Jabber eh. Sobrang mahirap yung unang trabaho hanggang sa alam nyo kasi nag-vlog siya. Ang pagba-vlog ay walang assurance. Correct. For lifetime. Tumpak. Hindi ka secured. Hindi kasi assured yung future mo. Kasi para artista dyan eh, no? Pwede walang biglang boom, biglang wala. In short, hindi stable. Kaya dapat, pag talagang gagamitin mo yung otak mo pagdating sa paghawak ng pera. Pero, ang pagbablog ay yan ang isa sa pinakamalaking opportunity ngayon. Oo, dahil na nga yung pandemic kasi hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng... Maraming nawala ng trabaho. Talagang kailangan, kailangan mag-vlog. Kung may pera sa vlog, edi mag-vlog. Pwede kang kumita ng milyon-milyon. Nila. Sana magkaroon din kami ng opportunity. Kaya... Sipagan mo. Kapag... I-grinab mo yung opportunity na yan. Na-overpatig na nga. Nag-click ka. Trabaho kalabaw na nga dito. Hindi pa yumama. Papasok ngayon ang maraming pera. Tama. Mag-ipon ka. Kasi malaki ang pera dyan. Mag-ipon ka ng mag-ipon. Mag-invest ka ng mag-invest. Para kung sakali mang mawala. Secure ka na. May ipon ka na. Hindi ka na mangangamak, hindi ka na magtrabaho. Meron kang... Alam mo, believe ako dito kay Idol Jabber kasi sobrang napaka-positive niyang tao talaga. Napaka-advance niya mag-isip. Isa siyang opportunity.
kayong mga kabataan na gusto pumasok sa pagbablog, huwag na huwag ninyong pababayaan ang pag-aaral ninyo. Mas maganda kung nakatapos kayo. Eh paano yan, Idol? Di kami nakatapos ng pag-aaral, pero dito kami napadpad. Kayong mga nagsasabi na ang pagbablog ay isang trabahong tamad, Nagkakamali kayo kung sinasabi nyo na talagang tamang-tamang kasi napakahirap mag-isip ng content na gagawin nyo. Iisipin mo kung paano ka magbo-boom yung channel nyo. Sobrang mahirap talaga content. Talagang, tapos yung pagkailangan mo talaga ng creativity. Talagang yung utak mo. Gagana talaga dapat. Gasgado yung utak mo. Kasi mahirap magpa-boom ng channel talaga, as in. Lalo na sa requirements ni Lolo YT na 1,000 tsaka yung ano, watch hour, yun ang pinakamahirap talaga. Pero pag once na mamonetize ka na, masarap sa pakiramdam, pero hindi pa doon nag-uumpisa yung journey nyo. Kailangan nyo pang magsumikap para trabahuhin yung channel ninyo. Kapag kayo po ay na-monetize na, hindi ibig sabihin ay magkakapera na agad kayo. Ay kailangan nyo pa rin magsipag. Kung masipag kayong mangisda at manood, ay lalo nyo pang sisipagan kapag kayo ay na-money na. Dahil doon na mag-umpisa ang inyong journey. Sa title pa lang, naku po, yan na ay pilar na yata ng karamihan na iniisip yung maging title, meron na YT. As in, kailangan magaling kang mag-isip ng mga ano paraan na talagang magbo-boom ang channel mo. Dapat wala kang kayong kapareho kasi alam niyo na. Originality, tapos thumbnail, tapos yung mga hashtag-hashtag yun ay makakatulong sa inyo para maraming makakita. Ano pa ang masishare mo sa kanila? Sa mga so, ayun. Gusto ko lang magpasalamat kay Idol Japper dahil sa kanyang trabahong tamad. Ay gusto namin yun. Nako, kung alam nyo lang, ang trabaho namin dito, trabahong kalabaw. Kaya iba gusto na rin namin magkaroon Pinas, ng trabaho. At saka iba ang trabaho dito sa ibang bansa. Mabuti pa nga sa Pinas, pag nag-overtime ka, may bayad. Eh dito, kahit magdamagan ka nang nagtatrabaho, walang bayad ang overtime mo. Kung nakapix na talaga dun sa sosweldohin mo yon. Ang kagandahan lang po dito ay hindi ka mamamasahe, walang kinakaltas na mga benefits kagaya sa Pinas. Kumbaga, buo yung sahod mo. Pero sa Pinas, halos magkaparehas lang naman ang laki ng sahod. Sa Pinas lang ay maraming kaltas. So, hindi na buo yung sasahurin mo pag sa Pinas. So, ayun mga kapart, hanggang dito na lang po muna ang aming reaction video. Paalam! Bye, guys!